Ah, ganyan na pala ngayon. Hindi na siya tanggap ng ganito. Bakit ayaw na lang tanggapin kaya? Eh, bawal na yung ano, ganitong Japanese. Ah, Japan yan. Japanese to ang tawag nito. Gusto nila yung ano na parang meron ng ano, no, tubong bilog. Antay na natin yan, we. Tingnan, sige to. Huwag na ba madali pa? Pupunta ako sa ano eh. Saan? Dito sa, ano ba to? Sa attorney. Magpapagawa ako ng ano. Eh, agapan mo eh. Oh. Eh, ibaligan ko na lang. Oo. Oh. Sige. Pupunta na lang ako doon. Oo, sige. Alam ko dati meron dito mga dreno. Ito, Hermosa. Kaya lang, ang parking. Delikado parking dito. Baka maanuhan ako. Matikitan. Nandito ako ngayon sa law office. Kasi kailangan ko magpagawa ng ano ng SPA mga dre, no? Special power of attorney para dito sa sasakyan. Ganito nangyari mga dre, no? Kasi hindi ko kasama si Ermat kaya hindi pa siya na-notarize. Sinubukan ko lang kung pwede akong kumuha ng hindi ko kasama nga si Ermat mga dre, no? So ang nangyari, pinadala sa akin yung papel pero wala pang tatak. Bali, doon ko napapapirmahan kay nanay sa bahay at i-video ko na lang daw habang pinipirmahan. So, yun, pwede pala yung ganun mga dre, no? Kaya, babalik na lang ako sa bukas. Sabihin ko sa'yo saan? Dito na yung malubak yan eh. Oh, sige. Dito. Pinirmahan mo, tapos binira mo rin. Binira. Tignan mo, maburahin mo rin yun eh, di ba? Ugali na yun, may guhit. Ah. Design ba yun? Oh, di ba? Dalawa lang. Di ba tatlo yan? Dalawa. Tatlo yan lang. May isa pa yan. Tapos, dito, tatlo, pababa. Bakit? Sa pa. Ah, magmura. Ini-video kita eh. Walas na. Ito na. Walas na. Dadali mo ngayon yan? Oo. Dito ako sa SM mga dre, no? Naghahanap ako ng ano eh, ng ganito, pagka 399. Bakit kaya mahal ito, no? Dahil alam nila sasakay ka sa aeroplano. Kaya may presyo, no? Kasi ang liit-liit eh. Wow, okay ito ah. Parang mas maganda to. May ganun pa siya, oh. May hood pa, no? Ang tanong, magkano? Ba, mas mura to. $299. Bakit ganun? Ayos ah. Malaman. Kung anong kulay. Pakiramdam ko, mga Andrea. Mas nakakatipid kami kung ang gamit namin is yung ano, tawag dito? Kamisa. Yung liquid soap na Safeguard. Safeguard po, liquid soap, please, sir. Andyan. Yan ako. Thank you. $269, $199.
pakiramdam ko mga Dreyas, parang mas matipid pag ganito yung binibili ko. Magkano yung ganito, miss? 169. Ah, parehas ng presyo niya. Oh, sige, ito na lang. Thank you. Hindi na. Mas nakakatipid mga Dreyas, no? Kasi mahal na rin yung ano, parang mahal na rin yung ano, soap bar. Kaya ito na lang. Nagtitingin-tingin ako ng mga bag mga Dreyas, no? Kasi ano eh, mahal yung luggage bag sa Canada mga Dreyas, no? Wow, 9,000. Mas mahal pala to? G-Urban. Pero may mga ano mga Dreyas, no? May mga tag 2,000 lang na ganito. Ito talagang mahal siya. Parang ano ba yan? Yung isang mahal na ganyan. Samsonite. Yung Samsonite, no? Sabi ko dati mga Dre, ano to? Law. May nag-comment, no? Yaw daw. Oo nga naman pala, double L, no? Para sa guwating nan, no? Frozen yogurt mga Dre, no? Tikman, bago man lang umalis uli ng Pilipinas mga Dre, no? Mukhang may nawala ng parking ticket mga Dre. Eh no, yung sasakyan sa kaliwa. Yun. Kasi di ba nawalan ako ng parking ticket dito mga Dre, no? Tapos nagbayad ako ng 200. Tapos kinuha nila, nilogbook nila yung details ng sasakyan. Pagkatapos, sabi nila sa akin, pwede mo namang maripan yung 200 once na nahanap mo yung parking ticket mo. Kaya ayun, 200 nagbayad ako. Yun mga Dre, pasensya na kayo ha. Gabi tayo magbibideo mga Dre, no? Ano ba? Yung SPA mga Dre, no? SPA kasi kailangan yun ang hihingiin sa Grab o sa Joyride kung sakali mang ipasok tong sasakyan na to. Kasi po hanggang sa ngayon, sarado pa rin po ang Joyride tsaka Grab para tumanggap ng panibagong application. Ngayon dahil po wala na po ako rito, babalik na nga po ako sa Canada, so kailangan po ng authority galing sa akin para ano po, kumbaga pwedeng lakarin ni nanay yung mga kailangang ayusin dito sa sasakyan mga Dre, no? Yung SPA po is kailangan nasa magulang or nasa anak na kapangalan or sa asawa, yung ganun po, hindi pwedeng sa malayo sa iyo, parang ganun po, no? Yun lang yung tinatanggap nila mga Dre, no? Magulang, anak, asawa, wala na pong iba. Kaya ayun, nagpagawa po ako ng SPA para kung sakali man, hindi na po ano, kumbaga wala nang abirya sa paglalakad nito mga Dre, no? Pagkatapos, bakit hindi pa na ipapasok sa ngayon? Yun nga mga Dre, no? Wala pa silang opening, hindi pa nagbibigay yung LTFRB o LTO. Ngayon, may mga under the table na hindi sigurado kung totoo o hindi na kailangan mo magbayad ng magkano ba? 15,000 to 60,000 mga Dre, no? Depende kung anong klaseng gusto mo yung makuhang ano, parang prangkisa. Kung prangkisang pangmatagalan o legal, parang nakapasok ka talaga dun sa LTFRB o tsaka sa LTO, parang mga 60,000 inaabot mga Dre, no? Kaya yun, kailangan pang pag-ipunan yun. May nagbukas tuloy na black market, no? Pambira. Anyway mga Dre, no? Shoutout po muna. Shoutout po kay Mama Biring and Papa June. Taga-subaybay mo kami. Kasama si Kainags. Yun, si Kainags. May nag-comment po dito sa akin, no? Kainags, congrats ha. Dami mo na to subscriber eh. Hindi, last time na chine ko parang mga nasa 27 o baka 29 na ngayon. Baka 30. Teka, tingnan ko. Baka mapahiya pa ako. Yun, 27 na nga si Kainags, mga Dre, no? Sabi naman po ni Sir Ismael Konji Konghe. Pasensya na sir ha, kung mali yung pag-pronounce ko, no? Hi Rice, pa-shoutout naman dyan sa Pinas. Masugid na taga-subaybay mo kami dito sa Toronto. Pabati naman sa mga kamag-anakan Korean sa Manila. Konghe family, hope we could meet someday in Montreal when we go there. Regards to Jocelyn, balik reality na naman sa buhay Canada. Mabuhay ang channel mo. Back to reality mga Andre, no? Sana yung reality, eto eh, no? Tapos yung trabaho, parang ayun lang yung ano, yun yung hindi totoo, ito yung reality, yung ganun mga Dre, no? Kaya lang, masasabihan tayong tamad pagka ganyan eh.
Sabi ni Dex, nakakalungkot talaga kapag aalis na sa Pinas dire, lalo yung ganyang madami naghahatid sa airport. Nako po, ang bigat ng hakbang papasok. Sabi din ni All Out Escapade, mga dre, no? Naalala ko nung umalis kami pa Canada, kuya. Diyan din kami nag-antay kasama ng mga parents ko. Pinipigilan ko umiyak kasi first time ko mag-abroad. Kaya naggalit-galitan ako konti noon para din nila mapansin na sobrang lungkot ko. Miss na miss ko ng mga magulang ko. Ano, mga dre, no? Isang bagay ang napatunayan ko, mga dre, no? Kasi sabi nila, habang tumatagal daw, ano eh, parang baliwala na yung paulit-ulit mong pag-OFW, yung pag-alis. Parang tumibay na yung loob mo, mga dre, no? Yung mawawalay ka sa pamilya mo ng paulit-ulit. Sabi nila, pag ginawa mo daw yun ng matagal na panahon, parang baliwala na, hindi ka naiiyak, mga dre, no? Parang, oh sige, alis na ako. Parang gano'n na lang, no? Parang pupunta ka na lang sa baklaran, gano'n. Pero sa kaso ko po, mga dre, no, hindi totoo, mga dre. Kasi nasabi ko yan nung nag-Saudi ako, mga dre, no? Dahil nga 10 taon ako sa Saudi, so nakailang ano po ako noon, nakailang uwi din ako sa Pilipinas noon. Unang alis ko, unang-unang sumakay ako ng eroplano papunta sa Saudi. Hindi ako malungkot. Excited ako, mga dre, no? Kumbaga walang iyakang nangyari. Sa bagay, hindi ako nagpahatid sa airport, mga dre, no? Bumiyahi lang ako kasi nga wala kaming pangarkilan ng sasakyan, mga dre. Ang pera ko yata noon, mga 200 piso, mga dre, ang pera ko ha, pupunta akong Saudi Arabia. Nung nakarating ako sa Terminal 1 ng NAIA, ang pera ko na lang piso, mga dre. Kasi nung nag-taxi kami, hati-hati kami. Kaya pagdating ko sa Terminal 1, piso na lang yung pera ko, no? Nakarating ako ng Saudi na piso lang yung pera ko. So pagdating ko rin, walang cellphone. Tapos hindi rin agad ako tumawag sa dito sa bahay, sa nanay ko, tsaka sa anak ko. Kasi nga, inisip ko hindi ko pa kaya silang kausapin. Maiiyak ako, mga dre, no? Parang ganon. So, ibig sabihin, naramdaman ko yung lungkot ng pag-OFW, mga dre, no? Nung nakatapak na ako dun sa pupuntahan ko. Siguro mga after 3 days, dun sumipa sa akin yung ano, yung pag-iisip na kung may pera lang ako, may pamasahe ako, uuwi na ako eh. Yung ganon, mga dre, no? So, lumipas yung 2 taon, bakasyon ka, tapos dahil alam mo na yung babalikan mo sa Saudi, parang ano, mabigat na sa loob, mga dre, no? Parang doon ka na malulungkot. Habang tumatagal, mga dre, no? Pabigat ng pabigat. Sabi ko, bakit ganun? Sabi nila, dapat sanay na ako, di ba? According sa mga ibang nagsasabi. Pero yun nga, mga dre, no? Sa kaso ko, habang tumatagal, yung uwi, balik sa trabaho, parang doon ko nare-realize na parang pahirap na pahirap iwanan yung pamilya ko, mga dre, no? Hindi pala totoo na tumitibay ka, lalo kung ang pag-uusapan yung pag-OFW mo. Kasi nga, alam mo, sa pupuntahan mo, puro trabaho ka lang eh. Yung bawal magkasakit, o kaya may sakit ka, tapos magpapagaling ka sa trabaho, ayaw mong pumasok, pero kailangan kasi no work, no pay. Yung ganon, mga dre. Tapos lahat ng pagtitipid, gagawin mo. Kahit ayaw mo ng pagkain, kakainin mo para lang makatipid ka kasi nga, ang liit ng sweldo nyo. Napakahirap, mga dre, no? Kaya, ayun, saludo po, no? Sa mga OFW natin dyan, especially, mga dre, no? Sa mga mahigpit na bansa. Sa Riyadh. Kasi, ewan ko lang kung nagbago na dyan, mga dre, no? Pero dati talagang, ako po, mahirap mag-ano, mga dre. Mahirap magsalita. Eto po, kapag bibili ka ng ticket, sabi ni Gerald Silang, kapag bibili ka ng ticket, how many months po ang advisable na buwan before bumili ng ticket? Merci, sir. Maganda po yung tanong niya, no? Kasi po, ano eh, kumbaga yan din yung tanong ko, mga dre, no? Nung mga panahon na nagbibili ako ng ticket. Ito yung ginawa ko, mga dre, no? Tumingin ako ng flight 10 months before ng alis. So, nakita ko yung presyo, let's say 2,000, mga dre, no? Pagkatapos, nung ginawa ko naman, tumingin uli ako ng flight na kung saan yung flight niya is 1 month before, mga dre. Pagkatapos, ang diferensya ng 1 month before tsaka sa 10 months before, napakaliit, mga dre, no? Depende po sa ano, ha, sa pecha ng uwi nyo tsaka sa buwan ng uwi nyo. Ha. Napakaliit ang diferensya. Mga 100 o wala pa, mga dre, no? Halos magkatulad lang. Tapos, ang ginawa ko naman po, bumili ako ng ticket nung a month before ng alis. 1 week before ako umalis, mga dre, no? Chinek ko uli kung magkano na yung ticket sa flight na sasakyan ko at saka kung may available pa ba. Nakakita ko ng mas mababa na $40, mga dre, no? Ganon. Sabi ko, so, halos walang ano, mga dre, no? Halos,
halos walang diferensya o baka mas magmura pa sa kaso ng tiningnan ko na yon, mga dre, no? Ito po, depende po ito sa buwan ng pinag-uusapan, mga dre, tsaka yung petsa ng pag-uwi. Kasi po, katulad na itong ticket namin ngayon, mga dre, no? Kumbaga, yung si Jocelyn, nung binili niya, mga dre, back and forth, diba? Tapos, nung bibili ako ng ticket, dapat sasabay ako sa kanya pabalik. Napakamahal po ng ticket, halos nasa 100,000 pataas, mga dre, no? 11 yun, mga dre, ha? January 11. Tapos nung nag-check ako ngayon, para sa January, ito nga, itong last week, mga dre, no? January 25 yata, hanggang pataas, nasa ano lang, nasa, yun nga, nakakuha ko ng $970, Canadian dollars, mga dre, ha? May advantage ba na bumili ka ng ticket 10 months before, kaysa sa bumili ka ng ticket 1 month before? Before ng flight. Halos ano po, napakaliit na diferensya o minsan wala pa. Pero ano lang po yan, ha? Opinion ko yan. Hindi po sigurado yan, mga dre, no? Kasi yun lang po yung napansin ko. At saan ako bumibili ng ticket, mga dre? Sa online ako. What? Sa Cheapo Air ako bumibili, mga dre, no? May nagsabi lang sa akin yan. Tapos isang beses sinubukan ko, okay naman. At least makakapili ka doon ng presyo. Diba? Kaya lang eh, ano po, kung gagawin nyo yan is at your own risk, mga dre, ha? Wala akong kinalaman na sinabi ko lang yung website, okay, mga dre? Para lang malinaw tayo. Marami nagtatanong, mga dre, no? Yung mga dadaan na eroplano, kumbaga yung connecting flight nyo is nasa US, o bumili ka ng ticket na may connecting flight sa US, o bababa ka sa airport ng US, kahit hindi ka lalabas, mga dre, ha? Doon ka lang sa loob ng airport, kailangan mo po ng visa. Transit visa or multiple visa. Basta may visa ka po ng US, pwede mong gamitin yon. Pero mga dre, ha? Kumbaga, para sigurado, siyempre, maglaan po kayo ng sapat na panahon, diba, sa pagbili ng ticket. Kasi hindi nyo rin talaga masabi yung presyuhan ng ticket. Pwera na lang talaga kung emergency, wala tayong magagawa. Kung kailangan mong umuwi, uuwi ka kahit magkano pa yung ticket, mga dreno. Pero may mga pagkakataon talaga, mga dreno, na kung saan, ano eh, imbis na umuwi ka, padala mo na lang yung pera. Kasi parang sabi nila, ano bang magagawa mong tulong pag nandiyan ka na, diba? So padala mo yung pera, baka mapakinabangan pa namin kaysa ikaw nandito. Parang ganun, mga dreno. Hindi nangyayari po yan sa totoong buhay. So, ganun pa man, mga dre, no? Good luck po. Good luck po sa inyo at sa mga kaibigan natin, mga dre, no? Pagbalik po sa Montreal, dahil po wala akong trabaho, eh yun, magkita-kita po tayo, mga dre, no? Kung malapit kayo sa akin, eh, hit me up! Mag-comment lang kayo, mga dre, no? At may pagkakataon, di magkita-kita tayo, mga dre, no? Kasi nga, basically, ano, tatambay ba ako? Siguro baka magpahinga ako ng mga 2 to 3 days, mga dre, no? Dahil, syempre, mag-a-adjust ka muna sa tulog, sa klima. Parang this week yata, mga dre, no? Magma-minus 29. Ayun ang ano, isang bagay na medyo talagang nakakalungkot sa Canada, mga dre, no? Kumbaga yung lamig. Pero sabi nga nila, huwag ka magreklamo na malamig during winter. Kasi winter nga yan eh, di ba? Tsaka pag nag-Canada kayo, mga dre, no, kung iniisip nyo mag-Canada, kumbaga, isipin nyo na nakasama sa package deal yung weather, mga dre, no, na wala na kayo magagawa ron. It is what it is, mga dre, di ba? Mas masidihi yung pangangailangan ko na mapaganda yung buhay ng pamilya ko. Kaya kahit malamigan ka, di ba? Dahil lang sa pangarap mo, di ba? Para sa pamilya, gagawin mo lahat eh, di ba? Tiis-tiis lang, dyan naman tayo magaling eh, di ba? Tiis-tiis lang. Diyan naman tayo nag-aano eh. Na, kumbaga, diyan naman tayo bumubulaklak eh, mga dre, di ba? Sa hirap eh. Sabi nga nila, mga dre, no, na kumbaga, yung trials, yung mga pagsubok, yung hirap sa buhay, ayun yung nagpapatamis. Yung tagumpay na nakukuha natin. No? Kahit nabubulol tayo. Di, totoo yan, mga dre, di ba? Kaya, yun po, no? Alas po ang to, mga dre, no? Winter man yan, o sobrang init. Talagang, kita-kita tayo dyan, mga dre. Mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa mga nanonood sa ating palagi. Thank you.